Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ilang talata ng Banal na Kasulatan. Matatagpuan po ito in the book of Philippians chapter 2 verses 3 hanggang 8. Sulat po ni Paul, ni Apostle Paul, sa Filipos. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. Being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po sa Tagalog. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang mga sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulayan. Napakagandang paalala po ng mga talatang ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kung atin pong isa-summarize ang Philippians chapter 2, ay nagpapaalala si Apostol Pablo dito na ang dapat daw po nating maging pag-uugali ay ang naging pag-uugali ng Panginoong Hesukristo. Na bagaman siya'y Diyos, at kapantay ng Diyos, kapantay ng Ama sa pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nag-anyong alipin. Alam niyo po mga kapatid, noong isang araw ang aking maybahay ay nagbuklat-buklat ng mga album o picture na yung mga album ng photo album namin nung kami mga medyo bata-bata pa. Marami po kami mga litrato at yun po ay dinala ng aking maybahay from the Philippines papunta dito sa Canada. At yung mga bata, yung mga anak namin, simula po sa kanilang pagiging baby, may picture po sila noon, yung kanilang mga nag-graduation sa elementary, yung mga first honors po silang mga nagsabit ng mga medals at kung ano-ano pa. Pero ang very striking sa akin mga kapatid ay noong mga panahon na ako'y binata pa. May mga pictures po ang misis ko na naitabi nung kami mga binata at dalaga pa siya. Na kung saan mga kapatid, talaga naman nung napakapayat ko pa ho noon. Yun yung mga panahon na wala pang masyadong makain eh. No po. Yun yung mga panahon na ang bigas ay mahal. No? At wala pang pambili ng bigas siguro. Pero ang point ko po doon, napakapayat ko noon. Hindi po ako diabetic nung mga panahon na yon. At kumpara sa katawan ko ngayon, talaga humalayong-malayo. Ngayon po, nasa 95 kilos po ako. More than 200 pounds po yun. Heavyweight po yun paglalaban sa boxing. Yun po. So, pero noon, 175 pounds lang po ako. O, nung araw. At payat po ako noon. Sabi ko, may babalik ko pa ba itong bagay na ito? Siguro po, wala namang mali, walang masama, kung ikukumpara mo yung sarili mo sa dating ikaw. Yung ikukumpara mo yung sarili mo sa iyo din. No, it will help you to evaluate. Pero ang problema po dito sa Pilipos, ang mga tao rito nagkukumpara ng kanilang sarili sa iba.
Kaya ang sabi ni ang paalala rito ni Apostol Pablo, huwag ninyong ipalagay ang inyong mas, mga sarili na mas mabuti kaysa sa iba. Na ang bawat isa sa inyo dapat ay tingnan yung kalagayan ng iba. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Mga kapatid, be honest. Kailan natin pinanalangin na ang iba'y maging mabuti kesa sa atin? Dumating na po ba kayo doon sa pagkakataon na yung mga kapitbahay ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga tao sa paligid ninyo, ay ipinanalangin ninyo na sana, Lord, gawin mo silang mabuti, gawin mo silang pinagpapala kesa sa akin. Palagay ko po, kung meron mga sampu, o kung sa sampu, baka ho, kung merong isa na magpe-pray ng ganun, baka isa lang. Kasi most of the time, ang prayer natin is the opposite. Ang gusto natin, mas magaling tayo, mas mayaman tayo, mas matalino tayo, mas nakakaangat tayo kesa sa iba. No, medyo masakit, ano? Pero ito po yung realidad. Pero ito po yung paalala sa atin ngayong umaga. Alam niyo po mga kapatid, pinamagatan ko po ito na comparison is a subtle trap. Maraming mga tao na natrap yung kanilang mga sarili sa pagkukumpara sa iba. And most of the time, hindi ito nakakatulong at hindi ito nakakabuti. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, again, uulitin ko, comparison is a subtle trap and may seem innocent enough. Pero this is deadly. Nung panahon na wala pang internet, ang lahat ng bagay ay nangyayari sa malapitan. Ano po? Nakakapagkumpara man siguro tayo, doon na sa malapitan. Halimbawa, yung nakikita ng ating mata, yung bagong refrigerator ng kapitbahay, di ba? Pag di-deliver yung refrigerator ng kapitbahay, nakikita natin, bagong sofa set, bagong dining set, at kung ano-ano pang binibili ng kapitbahay. Ang comparison po natin nung araw, malapitan lang. Ano po? At limited doon sa mga bagay na nakikita. Bagong kotse, bumili yung kapitbahay. Yung sa'yo, luma. So, yung gano'n, nakakapagkumpara ka. Delikado na po yun. Bakit po? Yung malapitang pagkukumparang yon ay nakapagbibigay sa puso mo ng pagkainggit. Minsan, nakapaghusga pa tayo. Sabihin natin, ako siguro kaya nakabili ng ganyan yan, drug lord dyan. So, nagbibigay ito ng maling kaisipan sa atin dahil mahilig tayong magkumpara. Di naman natin alam kung saan nanggaling yung kanyang pinambili noon. Malay nyo naman, talagang pawis at pagod at paghihirap ang naging dahilan para lang mabili yun. Pero most of the time, nagiging mapaghusga tayo bunga ng ating pagkukumpara. Noon yon, nung wala pang internet. Pero ngayon mga kapatid, lumawak ang scope ng ating comparison. Bubukas po tayo ng Facebook. Doon nakikita natin kung ano yung kinakain, andun yung kung ano yung ipinopost, lalo na kung may Instagram ka. Sa Instagram, walang nagpo-post ng pangit na picture. Pang IG, alam na natin yan, yun. Yung mga kabataan, naku, ang ganda ng shot na yan, pang IG yan. Ibig sabihin, pang Instagram yan. At alam niyo po mga kapatid, lahat na ho ng mga magagandang bagay lang ang ipinopost sa Instagram. Doon meron po nagra-rant, meron po mga sumisigaw ng shout-out ng mga hinanakit sa manalob. Konti lang yon. Most of the time, ang inilalagay sa Facebook, hindi totoo. At minsan, lahat lang ng maganda. Hindi yun yung realidad ng totoong buhay. Kaya nga minsan, pangit na ikumpara mo sarili mo doon sa mga bagay na nakikita sa social media. Sa panahon ng internet, no? It provides a black hole of opportunity for comparison. No? Who can scroll through their Instagram, their Twitter, their Facebook without facing the temptation of comparison? Most of us are guilty. Naku, buti pa ika itong classmate ko na to. Nung araw, hinahina ng ulo nito eh. Pero ngayon, no, meron na siyang convertible. Naku, ang ganda na pala ng kabuhayan niya. So, we have a tendency na mahabag sa sarili at maawa sa buhay na meron tayo ngayon because of comparison.
Alam niyo po, the outgrowth of comparison is jealousy, insecurity, and discontentment. Iyan po ang bunga nun. Ano po? Ang nangyayari kapag nangibabaw ang jealousy, insecurity, at discontentment, tinatalo nito ang love, ang peace, and worship. And it will choke the heart. Nakuha niyo po? Kaya po maraming mga tao ngayon kahit mananampalataya, aburido. Maraming tao ngayon kahit mananampalataya, parang pinagbagsakan ng skylab ang mga buhay dahil sa kakukumpara sa buhay ng iba. Maraming mga tao na maayos naman ang kalagayan financially, pero hindi masaya dahil ikinukumpara pa rin ang kanilang pangkasalukuyang kalagayan doon sa mga mas nakakaangat sa kanila. Tandaan po ninyo, comparison, if allowed, no, if you will allow comparison into your life, it will distinguish your worship to God. Dahil kakukumpara mo ng kakumpara, kanino sasamaan loob mo? Sasamaan loob mo sa Diyos. Dahil ang sasabihin mo, Lord, bakit siya meron noon, ako wala? Ito po ang bunga ng galit hanggang hahantong sa pagpatay. Naalala niyo po ba si Abel at si Cain? Nang kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel at hindi kinalugdan ng kaloob ni Cain, humantong po ito sa inggitan, humantong po ito sa pagkukumpara, humantong po ito sa pagpatay. So ano pong pwede nating gawin? So ang aking pong ilang pagpapayo sa umaga pong ito ay ating pakinggan. Ano po? Sabi nga po, jealousy is to isolate one characteristic or aspect of someone's life, and I want it without any hardship or struggle of the person's journey. Yun po yung nagagawa ng inggit. Jealousy is to isolate one characteristic or aspect of someone's life. Na gusto po natin yung bagay na meron sila. Na kinaiingita natin yung bagay na meron sila. Na gusto rin nating magkaroon nun kahit wala tayong pagsusumikap. At alam niyo po mga kapatid, yung inggit, it dethrones God's sovereignty by feeling entitled to another person's blessing in life. Yung sense of entitlement, minsan ganito tayo eh, Lord, nasama ng ugali ng kapitbahay ko na yan. Ba't siya nagkaroon nun? Ako ang bait ko, ba't hindi mo ako binibigyan? Nakuha niyo po. Humahantong ito sa paninisi sa Diyos. Naghahanap tayo ng kasiraan ng iba sa kanilang pagtatagumpay, at pag nakatagpo tayo ng kasiraan, sasabihin natin, dapat mas deserving ako kaysa dyan eh. Jealousy makes everyone a thief of what you should have. Nakuha niyo po? So ano pong dapat gawin? Instead of jealousy, you should promote love. Love instead of jealousy. Love instead rejoices when others rejoice. But jealousy dethrones God's sovereignty. Alam niyo po ba mga kapatid, napakahalaga nito. I do believe in the sovereignty of God. At bilang pastor, lagi ko po itong itinuturo. Ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono, makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat ng nangyayari. Hindi magaganap kung hindi niya pahihintulutan. That is my belief on His sovereignty. Kung merong bagay na bibigay siya sa akin para ikapahama ko, hindi niya po yun ibibigay kung hindi niya gusto. Kung wala akong matututunan, hindi niya yun ibibigay. Kung mapapahamak ako, alam ko po hindi niya ibibigay. Kahit ang kayamanan, kahit ang pagkakaroon ng maraming pera, kahit umihiling ako nito, kung hindi niya po gusto at mapapahamak ako dahil doon, hindi niya po ito ibibigay sa akin. Pero minsan, kung gusto kanyang turuan, papayagan niya ang bagay na yan. That is how sovereign God is. Ngayon, ba't natin kaiinggitan yung iba? Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila. Nakuha niyo po? May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong pakikipagrelasyon sa Diyos, at may kanya-kanyang dealings ang Diyos sa bawat isa sa atin.
ang tingnan mo kung anong nais ng Diyos sa buhay mo. Now, bilang mga mananampalataya, love instead help us to rejoice when other people are rejoicing. Yun ang pag-ibig. Love does nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, love considers others more significant than themselves. Philippians chapter 2 verse 3. Ang pag-ibig ay nagbibigay. Jealousy is greedy, reducing another person to the one dimension of the thing you want for yourself. But love gives and spends itself for others. Ulitin ko po, love gives and spends itself for others. But jealousy is greedy. Nakuha niyo po? Kaya do not compare. Bumili ng bagong iPad yung kapitbahay mo, praise the Lord. Magala ka sa kanya. Minsan magkakapatid, magkakaaway. Inggitan, magkakapatid ha. Lumabas sa isang ina. Ipinanganak ng isang magulang. And yet, naku po. Dami ko pong kilalang ganun, inggitan. Pare-pareho naman silang may kaya. Pare-parehong nandito sa Canada. Pare-parehong may pera. Pero nag-iinggitan. Bakit? Tuwan-tuwa pag na-layoff sa trabaho yung isang kapatid. Ah, buti nga ngayon, wala na siyang trabaho. Ako, nakakarating sa akin yung mga ganun. Nalulungkot ako. Nagagalak pa sila sa kasiraan ng buhay ng kanilang kapatid. And that is because of comparison. Ako po, kung meron po akong panalangin ngayon, sana po ang mga kapatid ko sa Pilipinas, kung meron lang pagkakataon na sila yumaman, sana po payamanin sila ng Panginoon. Pero marami ho ngayon, inggitan. No? Let us promote love instead of jealousy. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Pangalawa, peace instead of insecurity. Marami pong tao, kapag na-promote yung iba, tapos siya hindi, naku po, ano, lumbay na lumbay, bakit siya na-promote, ako hindi. Pero ano po sabi ng Proverbs 14 verse 30? Proverbs 14:30. Sabi po, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Nakuha niyo po, ang payapang puso nagbibigay buhay sa laman. Subalit ang maingiting puso ay ano daw? Kabulukan sa buto. Ano pong sakit yung nabubulok yung bone marrow? Di ba leukemia tawag doon? No? Hindi lang po ma-define ng Proverbs na kung gusto mo magkaroon ng leukemia, sige, maingit ka. Kasi po pag naiingit ka, hindi ka mapagkatulog. Bababa yung dugo mo. Pag kulang ka sa tulog, yung bone marrow hindi makaproduce ng red blood cells. Meron pong scientific and medical explanation ito. Kapag hindi payapa ang isipan mo, hindi makafunction yung mga organs properly. Kapag ang tao is stress, magkakaroon ka ng sakit. Pero pag payapa ang puso mo, ang sabi, it gives life to the flesh. It gives life to the body. Kaya mas piliin mo ang kapayapaan kesa sa pagiging insecure. Amen? Insecure ka sa katawan mo. Ano magagawa mo dyan? Kung gusto mo, di magpapayat ka. Huwag kang kumain na masyadong marami. Kung insecure ka sa itsura mo, di gumawa ka ng paraan para mabawas-bawasan. Hindi yung mamumuhay ka sa pagiging punong-puno ng sama ng loob. At magkukumpara ka sa iba. Buti pa siya, ang sexy niya. No? Insecurity attacks relationship by crying. Lagi nilang they are more and I am less. Insecurity constantly measure itself up to others
always viewing people and circumstances through the lens of self. But peace that quits the knowing of insecurity is achieved through faith that you are who God says you are. Hindi nagbabago ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng mga bagay na kalagayan ng ating buhay. And we must not look for rejection or shelter in the eyes of man. But let us look at our shelter on the eyes of God. Amen? Sino po bang walang flaw? We are flawed in big ways and small. Lahat tayo may kakulangan, may kahinaan. Pero ang Diyos, pamamagitan ng kanyang pag-ibig at sa kanyang banal na dugo, binili tayo sa halaga. Therefore, we are new and we have an eternal hope and present purpose through Christ. And the only shelter we have is the gospel of Christ. Yung gospel, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang ating tanggulan. Yun ang ating protection. Doon tayo kumanlong. Huwag po sa sasabihin ng iba, huwag sa opinyon ng iba, huwag sa paningin ng iba, kundi sa paningin ng Diyos. At huwag maging sa iyong sariling paningin. Amen? Pag ganun po lagi ang pananaw natin, ako po mga kapatid, araw-araw madidepress ka. Kasi araw-araw makikita mo, dagdag ng dagdag ang kulubot sa noo. Araw-araw dadagdag yung mga kulubot mo sa pisngi, madidisappoint ka. Ang tanong, sino bang hindi tatanda? Kaya stop comparing. Ako po tuwing umaga, pag maghihilamos po ako, laki ng salamin namin sa washroom. Pag harap ko po doon, alam niyo po kung ano nakikita ko? Nakita ko itsura ng tatay ko sa mukha ko. Sabi ko, kamukha ko na tatay ko. Dati po nanay ko eh, una ko na, nung bata-bata pa ako, nanay ko nakikita ko. Natutuwa ako pag nanay ko kasi nanay ko maganda eh. Yung tatay ko, hindi masyadong pogi yun. Oh. Pero pag tatay ko nakikita ko, sabi ko, naku po, Diyos ko, patanda na ako ng patanda. But even those things that I do, that is wrong. It is wrong to compare. Eh, ganun naman talaga eh. Patungo na tayo sa pagtanda eh. No? We are to approach everything, even our relationship with God, with confidence. In this confidence, allowing His perfect love to banish every fear. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, ang kapayapaan nawa ng Diyos ang maghari. At palitan natin ang ating mga insecurity ng kapayapaan ng Diyos. Pumayapa po kayo. Kung wala kayo nung meron ng kapitbahay niyo, pumayapa kayo. Kung wala kayo ng mga bagay na mataas na posisyon na meron sila, pumayapa ka. Pumayapa ka sa kung anong meron ka. Ito po yung pinagmumulan ng selos at ng inggit eh. Yung pagiging maiinggitin at hindi natin payapa at kontento sa meron tayo ngayon. Nakuha niyo? Alam niyo mga kapatid, yung aking may bahay ay nakapagtrabaho. Hanggang ngayon po ay employed pa naman siya sa isang manufacturing company dito po sa Winnipeg. Yung pong pinagtrabahuhan niya ngayon, napakalaki ng utang na loob namin doon kasi po, hindi po si Pastor Camia, and I would like you to know this, hindi si Pastor Camia ang naging instrumental kung bakit kami naging permanent resident and we became citizen of Canada. Not me. Bagamat ako po yung unang nakarating dito at yung simbahan po ang kumuha sa akin para makarating dito, It was my wife ang naging instrumental para kami maging permanent resident. Kasi po ako, being a clergy, ako po ay hindi qualified for the provincial nominee program in the absence of my work permit. Kaya po ang naging instrumental doon ay ang aking may bahay. At alam niyo po kung sinong sponsor namin? Yung pong kumpanya na kanyang pinagtrabahuhan. Yung kumpanyang yon ay napakatagal na dito sa Winnipeg, napakadami niyang empleyado, pero hindi po kalakihan ng sweldo. Marami po doon ang umalis na, lumipat sa ibang kumpanya, dahil
Malaki ang sweldo. Malaki ang sweldo nga naman sa gawaan ng eroplano. Malaki ang sweldo sa gawaan ng bus. Malaki ang sweldo doon sa ibang mga kumpanya sa gawaan ng tren. Di po ba? So yun po, pag malaki yun eh. E ang trabaho po ng misis ko, gawaan lang po sila nung cover nung air condition, mga HVAC. Yun po yung kanilang trabaho. Pero alam niyo po mga kapatid, pinagtiyagaan po ng misis ko yun at hanggang ngayon nandun siya. Ngayon po nagkasakit siya, naka-long-term disability siya. Employed pa rin siya doon. Kung kailan siya babalik, depende po yun sa kanyang kalusugan. Pero binabanggit ko po ang mga bagay na ito kasi marami po doon, reklamo ng reklamo. Ang liit ika ng sweldo, sentimo lang ika dinadagdag taon-taon. Samantalang yung ibang kumpanya, ang lalaki ng sweldo, mga kapatid, because of the pandemic, alam niyo po nangyari, ang gawaan ng eroplano, nag-layoff, sabi ang magle-layoff 400. Yung gawaan ng bus, nag-layoff, ang dami pong tinanggal. Ngayon po, yung gawaan ng tren, nag-layoff. Pero yung maliit, yung kumpanyang yon ang maliit na sweldo ng aking may bayan hanggang ngayon, frontliners pa sila dahil yung kanilang ginagawa ay mahalaga sa mga hospital at sa mga building at sa mga houses. Hindi sila tumigil sa panahon ng COVID. Mga kapatid, minsan kailangan nating tingnan ang buhay sa ganung pananaw. Marunong ang Diyos eh. Sabi nga ng misis ko, kung ako pala natanggap sa ganung bagay, layoff na ako. Tanggal na ako. Without any assurance kung may trabaho pa siyang babalikan. Pero ngayon, may assurance siya na makakabalik pa rin siya the same position sa dating trabaho niya. Mga kapatid, let us replace our insecurity with peace. Kung anong meron ka ngayon, pumayapa ka. Huwag mong tingnan ang tingnan yung iba, itsura ng iba, bahay ng iba, kotse ng iba, mga anak ng iba. Tingnan mo yung bagay na meron ka at maging payapa ka. Pangatlo, worship instead of discontentment. Instead of being discontent and full of discontentment, why don't you replace it with worship? This comparison leading to jealousy is unsettling to the Christian soul because jealousy operates according to a worldly mindset and we do not belong to this worldly mindset. Comparison looks for worth by the world's measure. And if you belong to the world, the measure of worth is what? Paano ba sukatin ng mundong ito ang ating halaga? By fame, by beauty, by money, by acclaim, by power. Doon po sinusukat ng mundong ito ang ating halaga. At kung wala ka nun, wala kang halaga. If you don't have fame, if you don't have beauty, if you don't have money, if you don't have acclaim, if you don't have power, those things will make you unworthy. But self is congratulated and self is worship for every achievement on this world. But ano bang ating halaga? At saan nanggagaling ang ating halaga? Ang ating halaga ay nanggagaling sa Diyos. Sabi po ng James chapter 3, 15 to 16. Santiago 3:15-16. If you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Linaw po niyan, sabi ni Santiago, kung nasaan ang inggitan, kung nasaan ang selfish ambition, naandoon ang disorder, at naandoon ang mga kabuktutan. To allow comparisons in your heart may seem harmless at first, but it leads to a dark path. Indeed,
Amen? Sabi po ng Bible, you cannot serve both God and mammon. You cannot serve both God and money, or fame, or power, or beauty, or achievements. No. Tandaan po ninyo, do not allow the enemy to steal your worship of God by entrapping you in jealousy and selfish ambition. Stealing God's worship is the enemy's oldest, strongest desire. It is aim of his every scheme. That is the purpose of the enemy, to get rid of our worship to God. Paano ba tayo mapapatigil sa pagsamba? Kapag tayo'y napuno na ng inggit at sama ng loob, babalik tayo sa Diyos, sasabihin natin, unfair ka naman eh. At kapag ang tingin natin sa Diyos ay unfair, sino ang sasamba sa isang unfair na Diyos? And if you are seeing and looking at God being unfair, then you will not worship Him. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin? Kaya every time na tayo po ay nagkukumpara, every time po na tayo po ay tumitingin ng may pagkainggit sa iba, ninanakaw po nito ang ating kapayapaan, tinatanggal nito ang ating pag-ibig sa kapwa, at inaalisan po tayo ng kagustuhang sumamba at magpuri sa Diyos. Amen po ba? So instead, choose love, choose peace, choose to worship. Choose the incomparable Christ. Demand that the mindset of Christ be cultivated in the secret of your thoughts. Sabi nga po ng Philippians 2:3-8, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Wow. Napakagandang paalala po nito ngayong umaga. Kaya, paano magiging payapa? Paano magiging mapalaibig sa iba? Paano tayo babalik sa tunay na diwa ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos? Huwag kang magkumpara. Tigilan ng mainggit. Huwag mong tingnan ang tingnan yung iba. At baguhin mo yung mindset mo. Kung may makita ka man na maganda sa iyong kapwa, sabihin mo, praise the Lord, pinagpala siya. Salamat sa Panginoon at meron siya nun. Huwag yung puro inggit. Buti pa si Pastor Will, may bagong GoPro. May nagbigay ng bagong GoPro. Salamat po kapatid sa nagbigay nito. Huwag kayong mainggit. Sapagkat ang lahat ng ito, biyaya ng Diyos. At ang Diyos, kapag pinagtitiwalaan natin, higit po siyang nagpapala. Maghintay lang tayo ng atin pong mga biyaya galing sa Diyos. Amen po ba? So, let us be humble. No, let us remain humble. Sabi po ng Bible, Jesus Christ humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So let his mind be your mind. Let his mindset be our mindset. Demand that the mindset of Christ be cultivated in the secret of our thoughts. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon, tandaan po natin, ang comparison is a subtle trap. Do not be trapped by comparing yourself to other people. Tayo po ay dudulog ngayon sa Panginoon sa pananalangin. Sama niyo po sa inyong mga panalangin ang ating mga kapatid. Pananalangin para po sa bayaw ni Ate Yoli Kerubin, si Roderick Felizardo at Carmelito Kerubin. Complete healing po para sa kanila. Nabasa ko po kanina si Kuya Emil Serrano ay humihiling ng panalangin para sa kanyang anak. Natabunan na po yung kanyang comment. Isama po natin din sa prayer ang anak ni Kuya Emil Serrano. Ganun din po, baka meron po akong mabasa na prayer request bago tayo dumulog sa panalangin. Continuous prayer po para kay
Kuya Nestor na asawa ni Ate Mirna Sinfuente at ang kanyang anak na si Ayi. Patuloy na prayer po para kay Ayi. Yan. So, meron pa ho bang prayer request na mababasa tayo? So, wala na po akong nakita. Kung meron po kayong mga kahilingan sa Panginoon, ay sama-sama po nating idulog. Tayo po ay lumapit sa Panginoon na tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga pagpapala mo po sa aming mga buhay. Salamat po sa mga ginagawa mo, lalo na po yung mabubuting bagay sa buhay ng iba, sa buhay ng aking mga kapatid, sa buhay ng aking mga mahal sa buhay ng mga nanonood sa Tinig ng Pag-asa. Ano mang mga pagkilos at pagpapala na meron sila, amin po itong pinasasalamatan at kinikilala na mabuting pagkilos ito ng iyong mga kamay. Lord, I am asking prayers for those who are sick, especially those who are in the process of healing right now. Umihiling po kami ng iyong patnubay, pagpapala, pagtugon sa pangangailangang material. At alam po namin, Panginoon, na ikaw rin ang magpo-provide para sa kanila. Ipuin mo po ang mga kapatid ko. Kami po na sabay-sabay na dumadalangin sa iyo. May iba't iba po kaming kahilingan, iba-ibang mga prayer request. At alam po namin na iisa po ang babagsakan ng mga hiling na ito. At yun po ay ang iyong pandinig. Amin pong dalangin na mangyari ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Kahabagan mo po ang iyong mga anak. Ikaw po yung alam naming may sagot sa lahat ng mga hiling na ito. At ang iyong mga kamay ay hindi maramot para hindi kami pagbigyan. Ama, kung iyo pong kalooban, pagkaloob mo po sa mga kapatid ko ang kanilang mga prayer request. Salamat po sa araw na ito at lagyan mo ang aming mga puso ng pag-ibig, lagyan mo ang aming mga puso ng kapayapaan, lagyan mo ang aming mga puso ng pagnanasang sumamba sa halip na madiskontento, kapayapaan sa halip na ma-insecure at pag-ibig sa halip na magselos at mainggit. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po, Ate Rosalie Cunanan, kapatid na Mirna Narciso, Ate Agi Victa, kapatid na Rodante Kerubin, Ate Nelia Ramos, magandang araw po, kapatid na Marilu Reyes, Ate Maricruz, magandang araw po, Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Marjorie Enriquez Almasara at ang kanyang kanyang asawa. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Sa mga nakikinig po sa tindahan ni Marjorie, pagpalain kayo ng Panginoon. At mga kababayan diyan sa Amerika, ang Panginoon nawa ang patuloy na magpala sa bawat sa inyo at ang kapayapaan niya ang inyong maranasan. Kay kapatid na Neneng Sintos, kay kapatid na Carolina Bukiran, kay Bunso, kay Lily Camialu, maraming salamat sa buhay mo, Bunso, ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa inyong sambahayan at sa iyong mga kapatid. Ate Yoli Kerubin, magandang araw po. Ate Flor Delisa Maynes, kay Jane Taniegra. Jane, magandang araw sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Darren Sakdalan at kay Marlet, kay Ate Vanji Magnaye, kay Ate Mirna Sinfuente, kay Weng Arevalo at kay Arnold Arevalo at ganun din kay Inigo, pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa inyong mga hanap buhay. And again, congratulations Weng for being an RTC judge sa Cavite City. Pagpalain ka ng Panginoon. I'm so proud of you, Rowena Arevalo. Ganun din po kay Bernadette Causaren. Magandang araw sa inyo kapatid. Kay Rachel Bejerano, kay Ate Elvi Paredes at kay Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Mirna Narciso, kay Ate Nelia Fernandez Tabing, happy birthday Ate Nelia yesterday, belated. I hope nag-enjoy ka sa iyong kaarawan kahapon. Ate Heidi Mejia, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Jenner Riego de Dios, pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. Magandang araw sa inyo. Kay Ate Carolina Bukiran, kay kapatid na Echi Bartolome. Echi, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Josephine Reyes, kay Ate Belen Olaes,
kay Miriam de Guzman, magandang araw sa iyo Miriam, kay Ate Bel Cuenca, kay kapatid na kay Dakoy Kuya Dante at kay Ate Ading Hinido, magandang araw po sa inyo. Ayan, kay Ate Josie Munson, magandang araw po sa iyo Ate Josie, kay Kuya David Sarte Manipol, kay Ate Del Magkawas at kay Kuya Van Magkawas. Ayan, so yung pong iba hindi ko na po nabati, marahil po ay natabunan na ng ibang mga comments. Ipagpaumanhin na po ninyo kayo po na nakikinig ngayon, nasan man po kayo lugar ngayon ng Pilipinas o ng ibang bansa, ang Diyos na wapo ang magpala sa inyo. So magkita-kita po tayo uli bukas Wednesday, ngayon po ay araw ng Martes dito po sa Winnipeg, ganap na pong alas 8:11 a.m. in the morning. So bukas po uli 7:30 dito po sa Winnipeg, Winnipeg Central Time, 7:30 sa Pilipinas po, 8:30 po yun ang gabi. At sa Amerika po, 5:30 lang po yata ng umaga yon. So, ako po yung nagagalak, yung mga nasa Amerika, kahit po napakaaga pa, ay talaga pong ginagawa nilang bumangon at o gumising para manood po sa Tinig ng Pag-asa. Sino naman po ang hindi magkakaroon ng inspirasyon na tumayo rin at gumawa ng ganitong klase ng pag-aaral, knowing na may mga kapatid na mas maaga po ay bumabangon para makinig ng Tinig ng Pag-asa. Kayo po ang aking inspirasyon at kayo po ang mga dahilan kung bakit nagpapatuloy po tayo sa ganitong mga gawain. So, i-share nyo lang po ang video ito, at kung bago lang po kayo sa channel ko sa YouTube, click nyo lang po yung subscribe para po naman madagdagan yung aking mga subscriber sa YouTube. At pwede nyo pong i-share din naman sa inyong mga friends na po. Yun po yung maitutulong nyo pala sa aking YouTube channel. Kung kayo po'y hindi nanonood ng YouTube at wala kayong internet, ang gawin nyo po, i-share nyo na lang po yung akin pong mga YouTube video sa inyong Facebook timeline. Pag ginawa po niyan, makikita po kasi yun ng iba, ng mga friends ninyo sa Facebook, kakalat po yan. At iyan po ay pwedeng panoorin ng iba. Makakatulong po yun sa akin. So, yun na lang po, pakiusap ko sa inyo. Kung wala kayong YouTube, pakishare na lang po yung aking mga YouTube video na makikita nyo po sa Facebook, sa inyo pong Facebook timeline. Ayan. So, yun po. So, again, maraming salamat. God bless everyone. See you tomorrow.